Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang tatlong araw na state visit sa Indonesia sa paikipagkita sa Filipino community roon. Live mula sa Jakarta, Indonesia via Zoom, Nagpapatrol, Kat Domingo. Kat, anong update dyan, Kat? Alvin, kakatapos lamang ng pagtitipon ng daan-daan nating kababayan dito sa isang hotel sa Jakarta, Indonesia, kung saan narinig at nakita nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumibisita dito sa Indonesia bilang bahagi ng kanyang apat na araw na state visit. Alvin, ayon kay Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople, nais ng Pangulo na simulan ang kanyang unang state visit sa pakikipag-ugnayan sa mga Pilipinong nagtatrabaho dito sa Indonesia. Subalit wala sa kanyang schedule ang pagbisita kay Mary Jane Veloso, ang Pinay na sinintensyahan ng kamatayan dito sa Indonesia matapos hatulang guilty ng korte sa kasong drug trafficking noong 2010. Ayon kay Secretary Ople, ang liham na ipinaabot ng ama ni Mary Jane sa Pangulo ay naibigay na niya sa Department of Foreign Affairs na nangunguna at magsasalita ukol sa kaso ni Mary Jane. Ayon naman kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ang DFA ang mas nakakaalam kung ano ang pwedeng talakayin sa publiko at kung paano dadaanin sa diplomasya ang mga pag-uusap kaugnay kay Mary Jane. Dagdag ni Angeles, anuman ang kahinatnan sakaling mapag-usapan ng kaso ni Mary Jane sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni Indonesian President Joko Widodo ay hindi ibig sabihin na matutuldukan na ang pag-uusap kaugnay sa kanyang kaso. We can't say officially, it's always an issue. Perhaps it will be broached by both parties, by one or both parties. We'll have to see. I understand since it's a pending issue, it may be inescapable, but we will announce if it is taken up. Ng Pangulo ang galing ng mga Pinoy sa Indonesia sa iba't ibang larangan. Bukod sa pangungumusta sa mga kababayan, inaasahan ding mahikayat ng Pangulo at ng kanyang delegasyon ang pagpasok ng mga bagong Indonesian investment sa Pilipinas. Makikipagtulong ang Pangulo sa Indonesian business community at kay President Widodo bukas. Your good standing in Indonesian society has contributed to sustaining trade, tourism, people-to-people links between our countries. Your success here makes us all back home very, very, very proud. Every time we hear news of yet another success by our OFWs, we are always saying thank you. For the glory you bring to our country, for the good name that you burnish and polish of our country abroad while you are abroad. Iba talaga ang galing ng Pinoy saan man sa mundo. Alvin, bukas ng umaga ay inaasahan na tutulak si Pangulong Marcos sa isang hero cemetery dito sa Jakarta para sa isang wreath-laying ceremony. Pagkatapos noon ay tutulak siya sa Bogor Palace para sa kanilang pulong ni President Widodo kung saan sasaksihan din nila ang paglagda ng tatlong kasunduan patungkol na sa kultura, defense at security at isang 5-year plan kung paano mas malalalimin ng Pilipinas at ng Indonesia ang kanilang bilateral relations. Alvin. Maraming salamat, Kat Domingo.